Da dobro ćemo imati ajcajec. Guys, so may pumunta kami ng Art Science and Museum. Ang mga kasama ko is ang mga bata, magano kami field trip. Namin guys, yung magko-color ka, tapos magiging siyang digital. Nag-start na ako mag-color. Natutunan ko nung LM na pag color pastel, pwede mo siyang i-blend para makalat yung color. Tapos magpa-flat yung color para mas maganda siya. Di ba mag-flash? Ito yung mga ginawa ng mga kasama ko. Meron po kami poster making contest dito. Itong artwork na to guys, free lang siya. Kasama siya sa package na inavail nyo. So pwede nyo itong kunin sa side ng table. Maraming iba't ibang klaseng creatures. And pwede kayong pumili na maraming color dyan. And pwede kayong mag-color as many as you can. Tapos scan nyo lang siya. Isong isda ako. Turtle pala siya. Malangoy na siya. Ayan. Guys, so nandito kami ngayon sa pinakasikat sa Art Science Museum, yung Thousand Lights. Sobrang ganda niya guys. Pag-take ulit kami ng pictures. May mga cameraman ko, si Grant po yung nagko-control ng ilaw. Hey guys, so tapos na kami mag-Art Science. Naubos yung oras namin sa kakakulay ng turtle. Hey guys, so nandito kami ngayon sa The Shops at Marina Bay Sands. So may titignan lang ako sa Charles and Kate, tapos yung mga kasama ko, check nila yung dito yung sinastand nila na K-pop na brand ambassador. Super guys, bago kami kumain, dadaan muna kami ng value dollar kasi mas mura yung tubig dito compare sa mga stalls or sa 7-Eleven. And first time nila, Chloe, na pumunta ng value dollar kaya gusto ko na ipatingin sa kanila. Guys, hindi mawawala ang Fuji Apple. So iniisip ko kung magdadala ko nito sa Pinas. Kaso baka masira yung lalagyan niya kasi 'di ba? Soft lang tong can na to. Baka hindi niya kayanin yung bigat ng mga nasa maleta. Guys, kahit yung order ko, char siu. Nasa yan, roasted duck. Tapos meron libreng soup. Guys, why do you-
first ride namin guys is Transformer. So ito chill ride lang to. Naka aircon tapos 4D animation siya. Tapos magalaw yung chair. Parang nasa loob ka talaga ng Transformers. Naka-prog Universal Studios na kami before, way back 2020 on Feb. Start na ng pandemic yung kaya yung pila sa rides guys. Wala masyado, parang around 3 minutes to 5 minutes lang nakakasakay na. Pero ngayon, parang nasa 30 to 45 minutes yung waiting time per ride. Guys, after 1.5 hours, first ride! Naman guys is the Revenge of the Mummy. Never ko tong na-try. Hey guys, so kakatapos lang namin doon sa Revenge of the Mummy. Bawal kasi mag-vlog doon dahil roller coaster siya, speed roller coaster. Tapos marami siyang twists and mga motions. Tapos hilay ka pa likod kaya bawal yung mga fallen articles daw. Pero okay naman yung ride guys. Pero kung meron ka sakit sa puso, motion sickness, hindi ba sa'yo yung Revenge of the Mummy kasi nakakabigla siya. Guys, so kumain lang kami dito sa Starbucks. So nandito lang to sa entrance ng Universal Studios. So pag na Starbucks kayo dito sa Singapore guys, parang around 350 pesos sa conversion ng pera natin. Ano lang yun, grande size. Guys, so nandito kami ngayon sa Far Far Away kasi manonood kami ng Shrek 4D. Papahinga muna kami dito kasi ano to, around 5 to 7 minute animation show. And malamig dito guys, so very relaxing kasi sobrang init sa labas. As in, iba yung init, pumipitik. Donkey just cut to the chase! Oh my gosh! Wow! It's good! Oh my god! Hey guys, so ngayon naghanap kami ng ride na pwedeng sakyan na konti lang yung waiting time kasi yung waiting time guys, maabot ng 2 oras sa isang ride lang. So maubos yung oras namin at baka gabihin kami dito. So kung meron kayo extra money, go for VIP or Express Pass para masulit nyo lahat ng rides. Hello! Wow! What's up? So maaga na tapos yung Universal Studios namin and wala masyadong nabili sa Vivo City. So I want to make this day productive. So pumunta ako ng Chinatown and Bugis para mamili ng pasalubong. Saan ko mag-commute na mag-isa guys? So tignan natin kung makakabalik pa tayo ng Bendemeer Station. Date, nakapunta na tayo ng Chinatown. So lalabas na lang ako ng MRT station. And sobrang happy ko kasi na-experience ko mag-commute mag-isa dito sa Singapore which I really look forward. Guys, sarap nyo. Sobrang sarap talaga ng laksa. No, first time ko tayo na tayo sa Singapore, sobrang na in love ako. Kasi iba yung taste niya, iba yung vibe niya. Kumakain naman ako ng ganito sa Pinas, pero iba pa rin yung authentic na laksa dito sa Singapore. May dalawa kasing klaseng laksa, based sa tita ko. Isang Indian, tsaka isang Singapore. So lagi ako naghahanap ng Singaporean laksa. Kasi sabi ng tita ko, yun yung mas flavorful kesa sa Indian. Hanap ko, sobrang mahal nito sa mga resellers. Parang nasa 250 to 270 pesos, tsaka ito parang nasa 500 pesos to. Pero ito, around 280 to 300 pesos lang, 5 pieces na. Ito yung madalas kong bilhin, mga salted egg, tsaka yung salted fish. Ito yung itsura ng loob ng night market guys. Sobrang daming pasalubong dito na mura. And sobrang haba nito, so mag-check tayo na pwedeng bilhin. Tulad nito guys, ito lagi yung mga pinapasalubong namin before. Mga pocket mirrors, keychains, t-shirt, tsaka mga ref magnets.
So ayan guys, bumili ako ng 50 pieces na salamin. And syempre as a Filipino, humingi ako ng freebie kasi syempre sabi ko bumili, tapos pinuntak pa siya dito. Buti na lamang bait si ate, binigyan niya ako ng free na isang salamin. Ito ko yung update. Nakauwi na ako ng bahay from the Chinatown. So ngayon nandito ako sa City Mall Square, Value Dollar. Bibili na ako ng mga chocolates na ipampapasalubong and stock sa bahay. Ito yung mga prices ng mga chocolates. Mayroon sila dyan. Ito pa. Mayroon pa doon. Mga biscuit, kape, ganyan. Ito ako na ano guys, na Amizo. Tignan nyo. Sobrang mura niya. Pero pag binili mo yan sa parang Pure Gold, parang nasa 200 plus to 300 plus. So ayan po guys, napasobra po tayo sa shopping, no? Yung mga binili ko. Ayan po guys, ganyan po ko katakot magbayad ng mga chocolate. Guys, so nandito na kami ngayon sa Changi City Point. Mostly kasi dito is mga premium outlets. So mas mura yung price nila compare sa mga malls. So ngayon titingin ako ng mga pwedeng bilhin, especially na mga damit. Sample guys ng mga discount nila dito sa Changi. So ito yung pinaka price niya, $29. Tapos meron pa siyang less 30% off. So first time ko try itong Old Changi na curry puff. Oh guys, sobrang nasarapan ako. Bumili ulit ako. Yung lasa niya, curry siya pero parang empanada. Guys, bumili ako nitong lihot. Ito yung parang sikat na milk nila dito. And ito rin yung sinuggest nung nasa hostel namin. So ayan guys, tatas ko kumain. Nandito ako sa money changer kasi naubos na tayo ng bala guys. $2 na lang yung pera ko. Dito kami ngayon guys sa Bugis Street. Bibili kami ng mga babang souvenirs kasi ako na pa yung mga binili ko. And bibili ako ng drinks dito. Ito rin ako bumili nung previous namin Singapore. And guys, mga fruit juices sila. Ito yung mga price. Ito yung binili ko, ice blended lychee. Ito yung tsura ng Bugis Street guys. Marami ditong mga souvenirs. May mga keychains, salamin, mga damit. Ayan, sobrang dami dito guys. Pasok lang kayo, pero mas mura dun sa Chinatown. Hey guys, what's up? So, kakabi lang namin ng bahay. Nag-order ako ng locks. Sabi niyo ba may sense ito guys? Kasi yung bibili namin yung store, laging sold out ng locks niya. Parang around 7:30 sold out ng locks. Eh, may nakapila kami ni Marge. Tapos, meron doon isang babae, buntis, nag-order siya ng laksa. Tapos, sabi sa amin nung crew, last na daw yung kay ma'am. Kasi, sold out na nga. Tapos sabi ko, that's it. We're going back to the Philippines tomorrow. Tapos alam mo, yung buntis, nilet go niya yung order niya. Pagkain niya sa amin. Kaya, ayan, kakain tayo ng laksa. Ng laksa guys. So meron siyang tofu, tapos mga meatballs, and prawn. Guys, kain na tayo. Alam niyo, sobrang sarap talaga ng laksa. Kung pwede lang araw-araw kainin ito or araw-araw na may available dito sa baba, ito lagi siguro kinakain ko. Hey guys, what's up? So ngayon dito lang kami sa Changi Airport Terminal 4. Nakikilala kami dito sa likod para pag sa check-in smooth na rin. And galing na rin kami sa Jewel Changi. Nagpicture lang kami doon. Sa Terminal 2 siya. Doon lahat bababa. Tapos pwede kayong sumakay ng free shuttle going to Terminal 4. Guys, so ngayon nandito na kami sa loob na Terminal 4 and nakapag-check-in and pumasa na kami sa immigration. So ngayon hintay na lang namin yung boarding namin ng 450 at meron pa ako natin lang dollars. So titry ko na talaga tong Batcha Coffee na to. Tsura ng Batcha Coffee guys sa loob. So dito nag-o-order. Ito yung tsura ng mga takeaway coffees nila. Tapos maraming mga pwedeng pampasalubong dito. Pero alam ko nag-range sila ng around 2,500 to 5,000 pesos. I heard good reviews guys dito sa Batcha Coffee, lalo na sa TikTok. So tinry ko siya and medyo mahal siya kasi yung coffee and croissant nila nag-range ng 500 pesos to 600 pesos single order. Order ko guys, sweet caramelo morning. Tapos nilalagyan siya ng cream kasi nakalimutan ko. Tapos meron siyang kasamang sugar steak. Ayan, umorder lang ako ng pistachio na croissant. Tara niya guys, ihahalo lang natin siya hanggang ma-dissolve yung cream and mabawasan yung sugar. Tikman na natin siya guys. Nahalo ko na siya and na-dissolve na rin yung cream. Ooh. Yung lasa niya guys,
parang yung Arabica ng everyday coffee, kung na-try nyo na siya, ganun lang yung lasa niya. Wala naman something parang special. Lasang Arabica lang siya na malamig. Yun. So kailangan lang natin i-dissolve tong sugar crystals dito sa coffee para maalis yung pait niya. Next naman guys, try natin tong hype na croissant na sinasabi nila sa TikTok. So this one costs $3.50. Tapos itong coffee naman, $8.50. So try na natin siya guys. Yung croissant niya guys, masarap, malambot, tapos crunchy siya.